ASEAN, gaya ng Thailand at Indonesia, may kanya-kanya ding industriya na inaalagaan. Eh, tayo? Kulelat pa rin, kahit maluwag na nga ang ekonomiya at marami ng probisyon para makapasok ang pera. Kaya hindi po solusyon ang tsa-tsa. Kahit sasabi nilang purely economic provisions para bawasan ang mga tunay na iniinda natin. Yung mismong roadmap nga ng pamahalaan sa pag-unlad, ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, wala ding nabanggit na dapat mag-tsa-tsa para dumami ang trabaho, puksain ang kahirapan, at pataasin ang kalidad ng buhay ng bansa. Wala ito sa napag-usapan. Kaya, huwag sana nating gawing collateral damage ang konstitusyon, ang mismong kaluluwa ng bansa. We, the Filipino people, will determine our destiny, hindi yung ambisyon lang ng iilan. Hindi rin natin hahayaang mabaliwala ang pagsisikap ng ating mga mamamayan, ng civil society, mga mass movements na gumawa ng paraan para magkaroon ng totoong pagbabago sa lipunan